Ang aking pong mensahe ay may pamagat na intentional faith. Kung meron kayong mga Biblia, buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa aklat ng Juan. Juan 15:5-8. Hindi ko po nilagay ang ating talata kasi una, nalimutan ko. Pangalawa, gusto ko po na maalala nyo kung ano ang ating talata. Patungkol po itong talatang ito saan? Ay, paborito to. Abide in me and I abide in you. Kapag tayo ay nanatili kay Kristo at siya'y nanatili sa atin, ano daw? Magbubunga tayo. At kapag nagbunga tayo, kung ano ang hihilingin natin sa Kanya, ibibigay Niya at ma-approve sa Kanya na tayo ay mga alagad Niya. Ganda, no? Yan ho ay paulit-ulit na mensahe na ating naririnig. Pero sa umagang ito, nais ko po kayong bigyan ng tatlong puntos mula sa talatang ito. Kaya kung minsan ay nalilimutan natin ang mensahe ng divine, paglabas natin, wala na. Wala na sa isip natin. Kaya i-take note ninyo. Tatlong puntos lang po ito. At i-share nyo sa Facebook kung maaari. Ano po ba ang salitang intention? Ha? Intentional. Maging ano ka? Ayon doon sa ni Webster, ang intention na salita ay gusto mo siyang gawin at nararapat mo siyang gawin at kailangan mo siyang gawin. Gusto, nararapat, at kailangan. Yun yung intention. Makakita ka ng isang bagay, pero hindi mo naman siya kailangan gawin, tignan mo lang siya. Kaya nakita ko ang isang meaning ng intentional, yung sympathy at saka empathy. Ano ibig sabihin nun? Sympathya, nagsimpatya ka lang, naawa ka lang, para pag sinabi mong empathy, ikaw ay tumutulong. That is intentional. Okay? Meron akong ibibigay sa inyo mga kapatid na isang kasaysayan sa Biblia na ito'y nangyari sa Bethesda. Yan po ay masusumpungan sa aklat ng Juan 5. Isang 38 years, kung hindi ako nagkakamali, 38 years na sakit na nasa kanya. At nung si Jesus ay pumunta doon sa isang water pool, ano, maliit na pool, nakita niya itong taong ito. Ba't walang ano? Wait lang mga kapatid, ha? Ayan. Ito po ay nangyari sa Bethesda na ang taong ito ay may sakit ng 38 years. Hindi ko alam kung anong klaseng sakit siya. Karamihan kasi sa Bible, doon sa panahon ng Jesus Christ, ketong. Pero itong taong ito, marahil hindi ito kitongin, pero meron siyang 38 years na dinadalang sakit. At siya'y may paniwala na doon sa tubig na yon, doon sa pool na yon, kapag siya ay pumunta doon at, anong tawag niyan? Ang iba kasing termino ay magsiswimming. Ang iba naman ay kukuha na ng tubig. Kung ano man ang gagawin nila doon, kung ano man klaseng translation yon, kapag siya ay makapunta doon sa tubig na yon, pwede siyang gumaling. Galing ano? Kasi meron daw anghel na pumunta doon sa tubig at sa bawat tao na pupunta doon sa tubig ay magkaroon sila ng kagiling. Ito ang paniwala ng matandang ito. Pero nung dumating si Kristo, ang sabi ni Kristo, gusto mo bang gumaling? Gusto mo bang magkaroon ng kagalingan sa iyong 38 na sakit, 38 na taon? Alam mo mga kapatid, dahil sa kanyang intensyon na siya ay mapagaling, dahil sa kanyang intensyon na siya ay sa kanyang pananampalataya, anong nangyari? Pinagaling siya. Ito naman, naalala niyo to? Nung si Elijah ay nagutom,
Prophet Elijah, when he was hungry, pumunta siya sa isang widow na pamilya, na isang babae na nag-iisang anak. At alam natin ang istorya. Nagkulang na ang pagkain. Ibig sabihin, ang sabi doon ay isang saing na lang sa kanila, isang saing na lang ng babae ito, sa susunod na pagsasaing, wala na silang sasaingin. Wala na silang lulutuin. Last na pagkain nung working student po ako, kapag ang aking lagayan ng bigas ay nauga-uga na, ang tawag namin dyan, last bigas. Imagine nyo po kung paano ang babaeng ito ay may pananampalataya sa Panginoon. Sabi ni Elijah, huwag ka mag-alala. Kapag iyong papakainin ang iyong lingkod, hindi ka mauubusan. Anong ginawa ng babae? Inoffer niya ang last na bigas, kung sa ating ngayon. Yung last na flour, yung last na tinapay, yung last na pagkain. At alam niya na sa susunod nilang kain, wala na silang makain. Mamamatay na una ang kanyang anak. Pero dahil sa intensyon niya na tumulong sa kanyang lingkod, na tumulong sa lingkod ng Panginoon, ano nangyari? Wow! Bawat umaga, paglapit na doon sa kanyang kusina, punong-puno ang kanyang, hindi naman puno, merong laman. Either kalahati o either malapit na mapuno, basta merong laman, lagi ang kanyang lalagyan. That's the intentional faith. Kaya ang unang punto, mga kapatid, knowing God more than you know Him before. Intentional faith ay mas alamin mo pa ang Diyos kaysa alam mo siya noong una mo siyang tinanggap. If among you, ang sabi dito mga kapatid, if among you, Deuteronomy 15:7-8, one of your brothers should become poor in any of the towns within your land and that the Lord your God is giving you, you shall not harden your heart or shut your hand against your poor brother, but you shall open your hand to him and lend him sufficient for his need, whatever it may be. Ang pagkaalam natin sa Diyos, mga kapatid, ay hindi lang na tayo ay manalangin, na hindi lang tayo ay nagsisimba sa Diyos, kundi ano, gawin nating intentional ang ating pananampalataya. Kaya po, minsan po, mismo sa aking sarili, sabi ko, Panginoon, parang wala nang thrill ang aking pananampalataya sa inyo. Na, minsan nyo ba na naramdaman nyo yun? Para nang walang excitement, para bang wala nang laman, go to church, okay? Ganun na lang, kakanta, pero walang thrill. Ano bang Tagalog sa thrill? Wala nang adventure sa aking pananampalataya. Dahil tayo, mga kapatid, ay wala na tayong intensyon sa ating pananampalataya sa Diyos. Ang sabi dito, knowing God more than you know Him before. For in the day of your trouble, the Lord delivers you. Kung tayo daw po ay may intensyon sa ating pananampalataya, sa pagbibigay, sa pag-o-offer, sa pangailangan ng iba, lalo na po sa ating espiritual at sa espiritual ng ating kapatid. For in the day, sabi ng Psalms 41, the day of trouble, the Lord delivers you. The Lord protects you and keeps you alive. Yan po ay pangako ng Diyos. He is called blessed in the land. God did not give you up to the will of your enemies. The Lord will sustain you in your sickbed, in your illness. God restores you to full health. Napakaganda mga kapatid. Kapag tayo ay may intensyon sa pagbibigay, kapag tayo may intensyon sa pagtulong sa gawain ng Diyos, kapag ang ating pananampalataya ay may intensyon sa pagtulong sa isang kapwa-tao, anong sabi ng Panginoon? Hindi po ako nagsabi niyan. Mga awit, 41. Papagalingin ka niya, ire-restore ka niya, ano ba? I-deliver ka niya, ilalayo ka niya sa ano? Sa lahat ng mga karamdaman. Amen? Parang hindi kayo sangayon ah. Andyan pa ba kayo, mga kapatid? Ano yung una natin? Knowing God more than you know Him before.
meron akong isang hindi malilimutang karanasan. Nung ako po ay second year high school, fourth year high school, ako po ay nag-aral sa academy. Hindi ko sukat akalain na ako ay, ang inyong lingkod ay binigyan ng responsibility. Kasi ito ay academy natin, so nandun yung church life, nandun yung school life. Ako po ay binigyan ng pagkakataon na maging small group leader sa isang grupo. Ang tawag po sa akin ay youth leader. Binigyan din po ang inyong lingkod ng responsibilidad sa ating simbahan bilang youth elder, isa sa mga youth elder. Dumating ang panahon na tila bagay ako'y nangunguna na sa mga kabataan, pero wala naman akong sapat na kalakasan. Wala akong ideya paano pangunahan yung mga kabataan. Dumating yung punto na ang mga classmate ko ay tumitingala na sa inyong lingkod. Hindi ko namalayan na ako pala ay mahuhulog na sa aking sarili. Eto na. Meron akong isang classmate na kakatransfer lang. Galing sa isang school, public school, nagtransfer siya doon sa school namin. Hindi siya kagwapuhan, hindi siya mayaman, yung tamang-tama lang. Dumating sa punto na inaapi namin siya. Binubuli namin siya. May panahon na dumating talaga, mga kapatid, aaminin ko sa inyo, kasi karanasan ko to. Nasampal ko talaga siya. Hindi ko alam bakit ganun ang galit namin sa kanya. Wala naman siyang ginawa sa amin. Grabe pala ito si Brother Lizer, ano? Honestly, mga kapatid, yun po ang aking karanasan. Tinutuya namin siya. Pagdating sa school, yung kanyang paper, di ba? Yung teacher, ibibigay ulit yung test paper. Kinukuha namin yan, tapos nilalagyan namin na kung yung high school siya, binibigyan namin ng maliit na grade. Ganun ang ginagawa namin sa kanya, mga kapatid. Apat kami, pinagtutulungan namin ang aming classmate sa hindi magandang gawain. Remember, ang inyong lingkod ay may gawain sa simbahan, youth leader tsaka youth elder. Patuloy ang aming ginagawa. Patuloy ang aming pagbubuli sa kanya. Dumating ang week of prayer. Napakaganda ang topic. Napakaganda ang pag-deliver ni Pastor Soriano. Sa pool sa amin. Pagdating ng Biyernes ng gabi, ito ay ginagawa sa atin. Magkaroon tayo ng foot washing. Ang sabi ng pastor, magkaroon kayong kapatawaran. Kung meron kayong bahid na kasalanan sa iyong kapwa, magpatawaran kayo. Bago kayo uminom nito, bago kayo kumain nito, be sure na ang inyong puso ay malinis na. Eh di nagtayuan na, kasi foot washing na. Ako ay nananalangin, kasi sapul na sapul sa akin yung mensahe. Nanalangin ako. Doon ako sa likod. Paggising ko, pagmulat ko, ako na lang mag-isa sa upuan. Ando na sila lahat sa labas. Paglingon ko, mga kapatid, nako! Yung kaaway ko, yung lagi kong binubuli, na iwan doon sa kabilang upuan. Sabi ko, wala na. Partner ko talaga to. Wala na ako magawa. Hindi sana ako lilingon sa kanya, pero siya, laging nakalingon sa akin. Wala na. Laging naisip ko yung mensahe, magpatawaran sa isa't isa. Kaya ang ginawa ko, bago ako tumayo, mga kapatid, biglang lumindol. Totoo talaga. Lumindol ang simbahan. Nabasag yung ilang mga salamin. Nagulat ako, sabi ko, Lord, patay na yata ako. Marami ako kasalanan. Kaya ang ginawa ko, pagkatapos ng lindol, nagkumusyon doon sa labas, kami na lang dalawa talaga. At yung pastor na nakaupo doon sa harap, tinitignan kami. Ang sabi siguro, o ano pang ginagawa niyo dyan? Ang tatayo na sana ako, mga kapatid, siya ay papalapit sa akin, gusto ko na umalis, papalapit naman siya. Kaya walang ginawa, ang ginawa ko, lapit na rin ako sa kanya. Sabi ko, pwede ba tayo mag-partner? O sige, gusto ko rin ma-partner ka. Nako, sabi ko, yari ako dito. Labas kami, kuha ako ng tubig, nanginginig na yung aking kamay,
Punta kami sa prayer garden. Pagdating sa prayer garden, nagkailangan pa ang dalawa. Naiilang pa kung sino mauna, gugas, sino yung unang manalangin. Sabi ko, friend, ako na lang mauna. Pero wala na. Binabagabag na yung aking konsensya. Sabi ko, ipag-pray ko to ka. Di ba ang hirap mga kapatid? Umupo siya sa upuan. Sa likod namin ay Ten Commandments. Ako ay lumuhod sa kanya. Nakaganyan ako sa tuhod niya. Dito yung tubig. Habang ako ay nananalangin, may tumutulo dito sa aking leeg. Dito sa aking batok. Sabi ko parang umulan. Tuloy pa rin ako. Mamaya-maya, humagulhol na ang aking kasama. Umiiyak na siya. Samantalang ako, nag-iiba na rin ang tunog ng aking boses. Sabi ko, Panginoon, narito kami. Pero rinig ko na, ramdam ko na yung tulo dito. Alam ko umiiyak na siya. Hindi pa ako nakatapos ng aking panalangin, mga kapatid. Yung aking prayer sa Panginoon, na-divert sa Kanya. Naputol. At ang sabi ko, ang pangalan niya pa ay si Sunny. Pero hindi ito si Sunny. Ang pangalan niya si Sunny, sabi ko, Sunny, alam ko at alam mo, nagkasala ako sa iyo. Pero ito yung panahon. Sorry. Pero yung salitang sorry, mga kapatid, alam niyo yung salitang sorry, ang tagal-tagal kong matapos. Putol-putol. So, iyak na naman ako. Iyak na naman ako. At ginaganyan ako sa likod. Sabi ko, sorry talaga. Nagyakapan kami mga kapatid. Nagiyakan kaming dalawa doon. Siya naman, naghingi rin ng sorry sa akin. Sabi ko, patawarin mo ako. Patawarin mo yung mga kasamahan ko. Kasi hindi namin alam bakit ginagawa namin sa iyo. Pero patawarin niyo ako. Habang nagiyakan kami mga kapatid, totoo po ito. Habang nag-iyakan kami, nung sinabi niya sa akin, matagal ko na kayong pinapatawad. Doon lalong umiyak ang aking mata. Doon lalong humagulol ang aking boses. Sabi ko, Panginoon, napakabuti niyo po. Sorry talaga. Kaya yung communion na yon, yun ang hindi ko malilimutan. Maging intentional tayo mga kapatid. Yung unang punto, maging intentional tayo sa pagbibigay. Yung pangalawang punto, holding unto God even at your deepest times. What does it mean, deepest times? Yung ikaw ay nalulungkot? Yung ikaw ay nawawala? The deepest times in your life is when you are far from God. The deepest times in your life na kung ikaw ay saan, panatag ka na sa sarili mo, hindi mo na kailangan ang Diyos, okay ka na sa pananampalataya. Yun yung deepest times mo sa Panginoon. Nung iniisip ko, hindi ako nagkasala sa taon na to, pero nung dumating ang week of prayer, nalaman ko na ako'y malayo na pala sa Panginoon. Even in your deepest times, you hold unto God. Ang sabi dito, when deep injury is done to us, we never recover until we forgive. Amen. When deep injury is done to us, we never recover until we forgive. Forgiveness does not change the past, but it does enlarge the future. Amen? Kaya sa tuwing kami magchat-chat ngayon, meron na siyang anak, lagi naming maiisip yung nangyari sa prayer garden. Because doon, nagkaroon ng inyong lingkod ng intentional na pananampalataya. Ayoko nag-rumadwake kami na meron kaming sama ng loob. Kaya ang ating simbahan, mga kapatid, ang ating simbahan ay hindi ganoon ka-epektibo sa komunidad, hindi ganoon ka-impluensya sa komunidad. Bakit po? Sabi niyan, mga awit, 41, papagalingin kanya, ire-restore kanya, ano ba? I-deliver kanya, ilalayo kanya sa ano? Sa lahat ng mga karamdaman. Amen? Parang hindi kayo sangayon ah. Andiyan pa ba kayo, mga kapatid? Ano yung una natin? Knowing God more than you know Him before. Meron akong isang
hindi malilimutang karanasan. Nung ako po ay second year high school, fourth year high school, ako po ay nag-aral sa academy. Hindi ko sukat akalain na ako ay, ang inyong lingkod ay binigyan ng responsibility. Kasi ito ay academy natin, so nandun yung church life, nandun yung school life. Ako po ay binigyan ng pagkakataon na maging small group leader sa isang grupo. Ang tawag po sa akin ay youth leader. Binigyan din po ang inyong lingkod ng responsibilidad sa ating simbahan bilang youth elder, isa sa mga youth elder. Dumating ang panahon na tila bagay ako'y nangunguna na sa mga kabataan, pero wala naman akong sapat na kalakasan, wala akong ideya paano pangunahan yung mga kabataan. Dumating yung punto na ang mga classmate ko ay tumitingala na sa inyong lingkod. Hindi ko namalayan na ako pala ay mahuhulog na sa aking sarili. Eto na. Meron akong isang classmate na kaka-transfer lang. Galing sa isang school, public school, nag-transfer siya doon sa school namin. Hindi siya kagwapuhan, hindi siya mayaman, yung tamang-tama lang. Dumating sa punto na inaapi namin siya. Binubuli namin siya. May panahon na dumating talaga, mga kapatid, aaminin ko sa inyo, kasi karanasan ko to. Nasampal ko talaga siya. Hindi ko alam bakit ganun ang galit namin sa kanya. Wala naman siyang ginawa sa amin. Grabe pala ito si Brother Lizer, ano? Honestly, mga kapatid, yun po ang aking karanasan. Tinutuya namin siya. Pagdating sa school, yung kanyang paper, di ba? Yung teacher, ibibigay ulit yung test paper. Kinukuha namin yan, tapos nilalagyan namin na kung yung high score siya, binibigyan namin ng maliit na grade. Ganun ang ginagawa namin sa kanya, mga kapatid. Apat kami, pinagtutulungan namin ang aming classmate sa hindi magandang gawain. Remember, ang inyong lingkod ay may gawain sa simbahan, youth leader tsaka youth elder. Patuloy ang aming ginagawa. Patuloy ang aming pagbubuli sa kanya. Dumating ang week of prayer. Napakaganda ang topic. Napakaganda ang pag-deliver ni Pastor Soriano. Sa pool sa amin. Pagdating ng Biyernes ng gabi, ito ay ginagawa sa atin. Magkaroon tayo ng foot washing. Ang sabi ng pastor, magkaroon kayong kapatawaran. Kung meron kayong bahid na kasalanan sa iyong kapwa, magpatawaran kayo. Bago kayo uminom nito, bago kayo kumain nito, be sure na ang inyong puso ay malinis na. Eh di nagtayuan na, kasi foot washing na. Ako ay nananalangin, kasi sapul na sapul sa akin yung mensahe. Nanalangin ako, doon ako sa likod. Paggising ko, pagmulat ko, ako na lang mag-isa sa upuan. Ando na sila lahat sa labas. Paglingon ko, mga batid, nako, yung kaaway ko, yung lagi kong binubuli, na iwan doon sa kabilang upuan. Sabi ko, wala na. Partner ko talaga to. Wala na ako magawa. Hindi sana ako lilingon sa kanya, pero siya, laging nakalingon sa akin. Wala na. Laging naisip ko yung mensahe, magpatawaran sa isa't isa. Kaya ang ginawa ko, bago ako tumayo, mga kapatid, biglang lumindol. Totoo talaga. Lumindol ang simbahan. Nabasag yung ilang mga salamin. Nagulat ako, sabi ko, Lord, patay na yata ako. Marami ako kong kasalanan. Ang ginawa ko, pagkatapos ng lindol, nagkomosyon doon sa labas, kami na lang dalawa talaga, at yung pastor na nakaupo doon sa harap, tinitignan kami. Ang sabi siguro, o ano pang ginagawa niyo dyan? Ang tatayo na sana ako, mga kapatid, siya ay papalapit sa akin, gusto ko na umalis, papalapit naman siya. Kaya walang ginawa, ang ginawa ko, lapit na rin ako sa kanya. Sabi ko, pwede ba tayo magpartner? O sige, gusto ko rin mapartner ka. Nako, sabi ko, yari ako dito. Labas kami, kuha ako ng tubig, nanginginig na yung aking kamay. Punta kami sa prayer garden.
Pagdating sa prayer garden, nagkailangan pa ang dalawa. Naiilang pa kung sino mauna, gugas, sino yung unang manalangin. Sabi ko, friend, ako na lang mauna. Pero wala na. Binabagabag na yung aking konsensya. Sabi ko, ipag-pray ko to ka. Di ba ang hirap mga kapatid? Umupo siya sa upuan. Sa likod namin ay Ten Commandments. Ako ay lumuhod sa kanya. Nakaganyan ako sa tuhod niya. Dito yung tubig. Habang ako ay nananalangin, may tumutulo dito sa aking leeg. Dito sa aking batok. Sabi ko parang umulan. Tuloy pa rin ako. Mamaya-maya, humagulhol na ang aking kasama. Umiiyak na siya. Samantalang ako, nag-iiba na rin ang tunog ng aking boses. Sabi ko, Panginoon, narito kami. Pero rinig ko na, ramdam ko na yung tulo dito. Alam ko umiiyak na siya. Hindi pa ako nakatapos ng aking panalangin, mga kapatid. Yung aking prayer sa Panginoon, na-divert sa Kanya. Naputol. At ang sabi ko, ang pangalan niya pa ay si Sunny. Pero hindi ito si Sunny. Ang pangalan niya si Sunny, sabi ko, Sunny, alam ko at alam mo, nagkasala ako sa iyo. Pero ito yung panahon. Sorry. Pero yung salitang sorry, mga kapatid. Alam niyo yung salitang sorry? Ang tagal-tagal kong matapos. Putol-putol. So, iyak na naman ako. At ginaganyan ako sa likod. Sabi ko, sorry talaga. Nagyakapan kami mga kapatid. Nagiyakan kaming dalawa doon. Siya naman, naghingi rin ng sorry sa akin. Sabi ko, patawarin mo ako. Patawarin mo yung mga kasamahan ko. Kasi hindi namin alam bakit ginagawa namin sa iyo. Pero patawarin niyo ako. Habang nagiyakan kami mga kapatid, totoo po ito. Habang nag-iyakan kami, nung sinabi niya sa akin, matagal ko na kayong pinapatawad, doon lalong umiyak ang aking mata. Doon lalong humagulol ang aking boses. Sabi ko, Panginoon, napakabuti niyo po. Sorry talaga. Kaya yung communion na yon, yun ang hindi ko malilimutan. Maging intentional tayo mga kapatid. Yung unang punto, maging intentional tayo sa pagbibigay. Yung pangalawang punto, holding unto God even at your deepest times. What does it mean, deepest times? Yung ikaw ay nalulungkot? Yung ikaw ay nawawala? The deepest times in your life is when you are far from God. The deepest times in your life na kung ikaw ay saan, panatag ka na sa sarili mo, hindi mo na kailangan ang Diyos, okay ka na sa pananampalataya. Yun yung deepest times mo sa Panginoon. Nung iniisip ko, hindi ako nagkasala sa tao na to, pero nung dumating ang week of prayer, nalaman ko na ako'y malayo na pala sa Panginoon. Even in your deepest times, you hold unto God. Ang sabi dito, when deep injury is done to us, we never recover until we forgive. Amen. When deep injury is done to us, we never recover until we forgive. Forgiveness does not change the past, but it does enlarge the future. Amen? Kaya sa tuwing kami magchat-chat ngayon, meron na siyang anak, lagi naming maiisip yung nangyari sa prayer garden. Because doon, nagkaroon ang inyong lingkod ng intentional na pananampalataya. Ayoko nag-graduate kami na meron kaming sama ng Lord. Kaya ang ating simbahan, mga kapatid, ang ating simbahan ay hindi ganun ka-epektibo sa komunidad, hindi ganun ka-impluensya sa komunidad. Bakit po? Kasi sa loob ng mismo ng ating simbahan ay wala tayong intentional sa ating pananampalataya. Amen? We don't have intentional faith. Kaya pag tayo nangaral, hindi ganun kaganda ang ating impact sa kanila. Pag magkaroon tayo ng kaunting kamalian sa komunidad, malakas ang kanilang pagtingin sa akin. Bakit? Kasi may nangyayari sa loob sa ating iglesia. Meron po kong isang iglesia na napuntahan. Napaka hindi maganda ang kanyang impluensya sa labas. Ngayon po, dying na siya. Sana hindi tayo ganun mga kapatid.
if we are intentional in giving, we must also intentional in forgiveness. Amen. Faith is not merely you holding to God. It is God holding unto you. Last. Meron pong itong picture na ito. Nagaling po ako sa Bicol nung nakaraan nung sa Kamsur. Meron pong nabaptize na 201 souls. Mga kabataan ito lahat, mga kapatid. Amen ba? Pero itong picture na ito ay nagre-remind sa akin na merong nangyaring kakaiba sa camping na ito. Merong kakaibang nangyari. Bakit ito? Nung nakaroon kami ng opening night, edi umati ang pumunta ng mga campers ay nasa 350 na. Kasama ang mga non-Adventist. Siguro ang mga non-Adventist that time is 123. First night pa lang yun. Nag-opening night kami, tapos ginawa namin unit by unit. So ang ginawa namin, yung aming worship hall, wala pang laman. Pag sila'y makabuo ng isang unit, pasok. Unit 1, unit 2, unit 3. Nakumpleto sa gabi na yon ang 31 units. So nasa 300 plus eh. Tag-sampu-sampu. Nag-check kami ang attendance. Perfect lahat ng attendance. Unit 1 to 31. Kinabukasan mga kapatid, nag-check ulit ako ng attendance. Pag-check namin ang attendance, nagkagulo ang kalagitnaan. Bakit ito? Kasi nung pag-check namin ang attendance, unit 9 present. Pagdating sa unit 10, walang tao. Walang counselor. Walang unit captain. Nagkumusyon sila. Nasaan yung unit 10? Kumplito to kagabi ah. Pagtingin namin sa listahan kagabi. Nung kagabi na yon, nakita namin na yung unit 10, merong 7 Bible. Merong 10 members at isang unit counselor. Pero pag-check namin ang kinumagahan, wala na sila. Ang sabi namin, baka siguro ay ano, hindi umattend. Ano? Sabi ko sa sekretary ko, bantayan mo yung unit na yan. Baka yan ay lalabas lang yan pagkainan na, ganyan. Eh di, nagsimula na kami sa activities, mga kapatid. Pero ako talaga nagtaka bilang direktor ng camping. Kasi bawat devotional, hindi talaga nagpapakita itong unit 10. Pero sa tuwing magkakaroon na kami ng activities, meron kaming traces sa record na ang unit 10 nandoon. Meron silang 3 points, meron silang 10 points, meron silang red ribbon, meron silang mga puntos. Pero pag every devotional, hindi talaga nagpapakita. Pagdating ng Martes ng araw, mga kapatid, nabalitaan namin na ang bagyo mula sa Pacific Ocean, ang mata niya ay tumbok sa Kamsur. Yung mata ng bagyo, dadaan sa Kamsur. Kaya pala, ang lakas ng hangin. Pero walang ulan. Ang ibang tent sa amin ay, yung mga trapal na nawala, yung mga tent natumba, ganyan. Pero hindi ganun kalakas ang hangin. Kinabukasan, Miyerkules na ng umaga, nabalitaan ko lang sa Facebook na yung kalapit naming barangay, yung school doon, nasira yung kanilang ano, yung gate sa sobrang lakas ng hangin. Yung kabilang barangay, natuklap yung buong kasi community service kami. Ibig sabihin, napakalakas palang bagyo. Pero nangyari, doon mismo sa camp, pinananas lang sa amin ng Panginoon, yung hangin lang. Wala man lang ulan kahit yung ganyang ambon. Wala talaga mga kapatid. Pero sa kalapit naming barangay, ayun na, binalita na sa TV na ano, nasira na yung mga bahayan. Napakaganda ang panukala ng Panginoon. Ito na, balik tayo doon sa Unit 10. Sabi ko, Lord, sabi ko sa mga kasamahan ko, mga kapatid, yung Unit 10, hindi yung nakikita. Mga anghel yun. Kung pinaranas lang sa atin ng Panginoon yung hangin, dahil sa kanila yun. Nasa atin ang Panginoon. Amen?
Nasa atin ang Panginoon. Yan ang aming encouragement sa aking ano. Pero first day, second day, third day, hindi ma-organize yung camping. At meron pang isang officers ng mission na parang nanghimasok siya sa programa at medyo nagulo ang programa. At bilang lingkod, bilang director nila, hindi ko mapatahimik kahit devotional ang ingay-ingay ng mga bata. Dumating sa punto noong Miyerkules ng gabi na nawalan kami nasira yung programa namin. At ang daming nagkakasakit, sakit ang ulo, suka, nilagnat, wala naman, hindi man masyadong rigid yung aming camping. Maraming umuwi, lalo na mga non-Adventist. Alas 10 na ng gabi, nagtipon-tipon kami doon sa aming headquarters. Nag-brainstorming kami. Doon na, lumabas na yung problema, mga kapatid. Paglabas sa problema, itong camping po kasi na ito, mga kapatid, hindi ito ordinary. Kapag once na hindi magkasang-ayon ang staff at ang pastor at ang mga campers, katulad na nangyari sa Leyte noong 2010, hindi nagkasang-ayon yung kitchen, hindi nagkasang-ayon yung director, hindi nagkasang-ayon yung pastor, 56 na campers na possess. 3 consecutive nights. Na-recall yan ang aming sponsor. Na-recall ko yan. At na-recall ko rin sa aking buhay na nakakita ako mismo na na-possess ng mga kabataan dun sa aming school. Sabi ko, Lord, ayoko na mangyari ito. Ang sabi ng sponsor namin, pag hindi natin ito naayos ngayon, Biyernes ng gabi, lalabas tayo, uwi tayo. From Mindanao pa. From Visayas, ako dito. Sabi ko, Lord, ayoko talaga na mangyari ito. Ang sabi ng sponsor namin, pag hindi natin ito naayos ngayon, mahigit pa sa 56 ang ma-possess nito. Ganun katindi ang campaign na ito, mga kapatid. Nag-iyakan na yung ibang kasamahan namin, natakot na, tumawag yung anak, yung sponsor tumawag sa kanyang anak, ang sabi ng kanyang anak, lumabas na kayo dyan, umalis na kayo, lumayas na kayo, iwasan nyo na ma-possess yung mga bata, sila na magpatuloy dyan. Ganun na ang mga encouragement na sa paligid namin. Pero dumating sa punto na ang sabi ko, mga kapatid, hindi natin kaya to, iluhod natin ito. Niluhod namin sa Panginoon, nag-iyakan kami. Alam niyo ang ginawa namin, binuhos namin sa Panginoon. Pagkatapos ng prayer namin, ang sabi ng aking sponsor, yung Unit 10, hindi yun galing sa langit, kampon yun ng demonyo. Pagdating ng Webes, nag-iba ang aura ng mga kabataan. Mas naging close sila sa isa't isa. Alam niyo po, pag magkainan sila, nagsusubuan na. Pag nag-devotional na, pag-usik, kasi 3 times a day ang devotional eh. Kasi crusade type ito. Nakikinig. First call ng umaga ng Webes, no nag-altar call ang aming pastor, easy lang na altar call yung kung sino ang lumapit sa Panginoon, kung gusto magpabautismo sa Panginoon. Alam nyo, 54 na mga kabataan, pumunta talaga sa harapan. Sabi ko, Panginoon, yung Unit 10 na yun, akala ko, yun ay kasama nyo. Yun pala ang nanggugulo sa camping. Kaya yung Unit 10 na yun, mga kapatid, nawala yun. 3 days namin pagkatapos ng camping nung Sunday, ang record namin, yung Unit 10 hindi na nagpapakita. Kahit sa gawain tayo, kahit nasa intentional tayo na sa gawain, nandyan pa rin ang kaaway, mga kapatid. Kapag tayo ay maging intentional sa ating pananampalataya, sa pagbibigay, sa pagpatawaran, at ang pangatlo, sa paglilingkod sa ating Diyos. Kahit ikaw ay nasa risky, nasa iyong buhay na kung saan kinakailangan, mga kapatid, ang mensahe ngayong umaga, kung gusto mo magkaroon ng mirakulo sa iyong pananampalataya, maging intentional ka sa ating Panginoon. Pagpalain tayo ng ating Diyos.